Nandito na ako. Musta lakad? Kumain ka na, anak. Hindi na. Tapos na po akong kumain. Parang wala siyang gana. Pinagbubuti mo talaga. Pinaghahantaan ko lang naman ang susunod kong laban para makabawi naman. Kaya pala. Kimura, napapansin mo rin ba? Parang iba dito sa gym. Pag wala si Ipo, di ba? Oo naman. Pag nandito yung bata na yun, nararamdaman ko talaga yung pressure na dapat mag-ensayo ng gusto. Di ba? Isang linggo na rin pala. Ito na yung pinakamabigat na panahon para sa kanya. Oo nga. Unti-unti niyang nararamdaman na natalo talaga siya sa laban niya. Mabuti pa kayo. Naintindihan niyo nararamdaman niyo ngayon. Hindi ako makarelate eh. Kasi hindi ko pa nararanasang matalo. Alam ko talaga nung nag-iisa. Siguro, para maintindihan ko kayo, dapat magpatalo rin ako para talo mo na rin. Katulad yung dalawa dyan! Matalo ka sana, gorilya ka. Hindi naman tayo dapat mag-alala para sa kanya eh. May iba naman siya pinag-aabalahan para gumana loob niya. Pinagkakabalahan? Oo, sinabi sa akin ni Tomiko lahat na nangyari. Kumusta na po? Ha? Aray, 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 aray! Lokong bata ka! Imbes na nagpapahinga ka, nakikipagkita ka pala sa six mo, patay-tita ka! Hindi naman po ganun yun eh! Ha, ha? Sasagot ka pa, ha? Ha? Yun lang ba? Pumunta lang kayo sa karnaval tapos kumain? Ilang beses ko pa kailangan sabihin sa'yo? Lang kwenta. Gorilla kayo. Oh, ba't andito ka ngayon? Hindi ka naman siguro nag-iisip na mag-ensayo na agad, no? Oo naman. Naisip ko lang na baka meron sa inyong kumuha ng video ng laban kong yun. Papanoorin ko sana eh, para makita ko mga pagkakamali ko. Taray, Kurt ko. Nasa loob ng VHS ko yung bala. Daanan mo na lang. Maraming salamat. Grabe, ang gulo talaga ng kwarto niya. Wala ko dito. Sabihin mo ang kailangan mo pagkatapos ko magsalta. Yun lang. May answering machine pala siya. Meron ba? Makapanood na nga lang. Palang to. Mukhang napatigil ang suntok na yan ng challenger. Sa likod ng tenga yung suntok niya. Grabe. Kaya niyang patamain yung suntok niya doon. Kinaharap doon siya ang pinagkalaban. Nakikipagsabayan. Naalala ko ba tong parte na to? Maganda naman ginagalaw ko. Nagagawa ko yung mga inisayo ko. Malakas ang pagkakatama ko doon ah. Akala ko mapapabagsak ko siya. Maganda ang kamaw mo, Makulochi. Hindi mo ako mapapabagsak gamit ang mga yan. Tignan mo! Nasaktan rin pala talaga siya doon eh! Ba't nagkaganoon? Paano pa niya nakayanin yung suntok na yun? Ang lakas ng kaliwalang champion! Tumama lahat yun! Dito banda lang simula. Itong parte na yun hindi ko naaalala. Sumusuntok rin pala ako. Nakakalaban pa rin pala ako dito. Nasasaktan ko rin si Mr. Tate. Delikado na rin ang lagay niya dito. Naman! Sayang! Kung tumama sana yung kanan ko! Ayan na naman! Dapat sinundan ko ng kaliwa mo para... Ano ko ba naman? Ba't hindi ka umiinag sa suntok niya ngayon? Kasabay na pagbagsak ng tawel ang pagbagsak ni Makunochi! Hinagis na ng kore niya ang kuwanya! Talaga na utos ang lakas dito ng challenger! Hindi na nagawang palampasan ang champion! Nahinto sa sampu ang consecutive knockout victories niya. Ang official time, 2 minutes 32 seconds ang 5th round. Ang nagwagi, walang iba kundi ang kampiyon pa rin natin. Walang iba kundi si Ichi. Ito yun.
dito ako halos nawala ng malay. Hindi ko na matandaan ang nangyari pagkatapos nun. Pero, kung tutusin, tinamaan din siya ng sinlakas ng suntok bago nun. Hindi naman siya ganun katibay. Kahit yung mga tuhod niya, binibigay niya. Bakit nakayanan pa rin niya yung suntok na yun? Bakit nagawa pa niyang makatayo? Napakatinding laban nga. Yung tipong matutuwa ang mga manonood sa ganda ng laban na ipinakita namin. Ang iniisip ko, basta huwag lang ako mapaya. Basta mapagbuti ko. Pero, hanggang dun lang ako. Para kay Mr. Tate, hindi basta ganun lang. Kahit anong mangyari, gusto niyong manalo. Kahit anong paraan, basta manalo. Kitang-kita sa mga mata niya na panalo lang ang matatanggap niya. Wala na siyang iniisip na mangyayaring iba. Yun ang malaking kaibahan namin. Lumalabas na hindi naman ganun kalaki yung agwat namin sa galing. Pero, dun pa sa pinaka-importanting bagay, talong-talo niya talaga ako. Anong mancha yun? Ang tumi talagang tong kwartong to. Ayaw matanggal. Ano ba talaga to? Nakakapikon! Hindi ako nakaramdam ng ganito. Kahit dati nung inaapi ako ng walang dahilan. Ngayon nakahanap ako ng gusto kong gawin. Nagkaroon ako ng tiwala sa sarili ko. Akala ko talaga walang dadaig sa akin sa nararamdaman ko para sa boxing. Pero ngayon, nakakapikon! Bakit? Parang di pa rin siya tapos dun ah. Paulit-ulit niya na siguro pinapanood yung laban niya. Hey! Magbalik pa sa oras muna tayo. Paminsan-minsan, nagmamagandang loob ka rin pala. Ayaw ko pa umuwi kasi may peste doon. Sige na nga, naniniwala na kami sa paliwanag mo. Kinabi ka na. Bakit gising pa po kayo? Hindi ko alam kung anong bibilhin ko eh. Pag malamig ang panahon, konti rin ang mga customer natin. Bawasan ko kaya yung order ng bulate. Lalaki-lalaki na itsura mo ngayon ah. Huh? Yung hindi makatanggap ng pagkatalo, yung naiinis sa sarili. Ganun kasi nakikita ko ngayon sa mukha mo eh. Kaya naisip ko lalaking-lalaki ka na. Dati, nung inaapi ka ng mga ka-eskwela mo, tinadaanan mo lang sa ngiti pag uwi mo para hindi mahalata, hindi ba? Talagang hilig mo ang pagbo-boxing. Dati, hindi ko naman iniisip yung panalo o talo eh. Dati, masaya na ako kung makasuntok ako ng maganda sa punching bag. Tuwang-tuwa na nga ako nun pagsuot ko yung guwantes. Nung panahon na yun, walang-wala pa sa isip ko yung lumaban para sa national title. Sinabi ko sa sarili ko, basta magandang laban na ipakita ko, pwede na ako makontento. Hindi nga ba pwede? Sa totoo lang, hindi ko na kayang itago ang inis ko.
Nagustuhan ko ang boxing. Kaya ako sinubukan. Hanggang ngayon gusto ko pa rin. Hindi nagbabago yun. Hindi ko matatanggi yun. Ang hirap tumanggap ng pagkatalo. Ang ibig kong sabihin, kahit ayokong lalo kayo mag-alala sa akin. Ay nako, alam ko na yan. Kapag inumpisahan na ng isang lalaki ang mahirit na ganyan, hindi ka pakihinggan anumang gawin mo. Gawin mong gusto mo hanggang makontento pa. Opo. Ay. Manang-mana talaga siya. Doon sa tatang niya. Grabe, ang dami talagang tao. Sento! Asa panalo mamaya ni Sento? Hey! Siguradong si Sento mananalo! Walang tatalo sa tigma! Walang sinabi ang word na yan! Sento! Sento! Matagaman ni Sento. Diba? Yan siya, no? Si Mabunocho yan! Bakit natito ka? Patawad mo! Patawad mo! Tatalunin ni Sento si World Palace Championship tapos ikaw ang susunod! Baka pwede makadaan lang dito sandali. Ano ka mo? Hmm? Wala ka ba isasagot sa amin? Padaanin niyo raw siya! Mi ata? Huwag mo subukang galitin yan. Sigurado ako hindi ka atrasan yan. Lalamugin ka yan. Ha? Tara na! Hanip siya talaga. Ano pang hinihintay mo? Miata, bakit ka nga pala nagpunta rito? Siyempre naman, gusto ko rin malaman kung sino may hawak ng title sa featherweight division. Ang galing mo talaga, Miata! International record mo! 10 wins, 1 draw, tapos walang knockout! Number 3 na agad ang ranking mo sa Orient Pacific Boxing Federation! Tapos nalaban ka pa ulit dito! Masyado yata maraming alam. Siyempre naman! Lahat ng balita tungkol sa'yo, inaalam ko! Basta tungkol sa'yo, alam ko! Teka lang! Sandali lang, Miata! May nasabi ba ako mali? Miata! Sento! 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 Grabe! Lahat yata dito kumpi kay Sento. Baka mahirapan si Borg sa ingay dito. Matindi talagang dating niya si Sento kumpara sa ibang boksingero. Kahit dito na nakabase si Borg sa Japan, nakay Sento pa rin ang home court advantage. Oo. Pero hindi niya pwedeng gawing palusot yun. Alam niya yung ganong pakiramdam. Ano sa palagay mo? Lamang sa power si Sendo. Lamang naman sa technique si Borg. Pero syempre, iba na sila ngayon kesa nung nakalaban ko. Pero hindi aabot sa decision yan. Sa bagay. Sino kaya ang makakakuha ng championship belt na binitiwan ni AJ Tate? Ang asong lobo ba ng Russia o ang tigre ng Naniwa? Mapupunta sa isa sa kanila. Yung belt na binitiwan ni Mr. Tate. Yung title na hindi ko naagaw sa kanya. Sino ang unang atake sa kanila? Si Takeshi Sendo ba? O si Alexander Vorjagiv? Magandang laban to! Pareho lang ang reach nila. Sino kaya mas lalamang sa kanila? Kahit ganun kayingi dito, mukhang kalmado lang sila pareho. Umpisay mo na, Sendo! Pakitabi ang board lang! Pareho silang sanay sa crouching style na forma. Fighter talaga itong dalawang to. Kung ako yan, susuntok ako tapos alamin ko ang reaksyon. Bigla na lang umatake si Sendo! Grabe, ang bilis na pasok na ngayon! Pagbala lang yun, pinapalam niya kung gano'n siya kalakas. Siguradong epektibo yun. Kahit sino maninina sa takot pang pinakitaan ng gano'n. Upper cut sa sagot mula kay Paul! Sino maninina sa takot? Dating mo yung amateur champion talaga siya. Mataas ang pride. Pero wala akong pakialam. Alam ko kung gaano kalakas at kakulad ka sumuntok. Hindi pwede hayaan kang umabante ng umabante. Kailangan patasin kita. Para matahimik ka! Nakakalamang na ngayon si Borg!
ginagamit sa mga mabibilis sa suntok laban kay Sendo. Aba, grabe. Iba-ibang klase nga ang suntok ni Bird. Tsaka mahina ang depensa ni Sendo. Loko to! Sa pulsa na nagiliran! Sinundan pa ng isa pang solid na uppercut! Nasaktan siya doon! At ganun, alam ko matibay si Sendo. Maganda ang mga tama ni Bird. Yung mabibigat na suntok, nakakatanggal ng lakas. Nakakapanghina ng fighting spirit ng kalaban. Sumusobra ka na! Sa pulang kaliwa ni Sendo! Pero nakasagot pa rin siya! Yan yung smasher niya, delikado! Bakit na sabon doon si Bird? Hindi siya nakatingin kay Bird nun. Asintado yung suntok niya. Nanghina ang mga tuhod ni Bird doon! Walang pagmamadali na mapapalapit ngayon si Sendo! Yung pala yung smasher mo. Hindi ko nakita kung saan galing yung suntok yun. Si Sendo naman ang umaatake ngayon! Ang lakas niya talaga. Kahit naharaan ko mga suntok niya, nadadala pa rin ako. Na ako dapat magpadala. Sa haang katama mga suntok niya! Loko ba? Hindi ka makakatakas! Isa na naman smasher ni Sendo! Napuruhan na naman si Bork! Dalawang beses na siya tinamaan. Hindi niya makakayanan yun. Nakaya pa rin niya. Ulang pa? Ito pa! White Fang naman ni Bork! Ayaw rin bumagsak ni Sendo! Ipagsak ako, huwag yung suntok na yun. Ba't ganun? Parang yung sila nagpapaalala sa akin sa tibay ni Mr. Tate. Ang unang round tabla. Grabe sila, ano? Pareho silang napunuhan pero hindi sila bumagsak. Ha? Bakit nga hindi sila bumagsak? Ganun na! Tanggalin! Pareho yung mga mata nila sa mga mata ni Mr. Tate. Hindi pumapasok sa ulo nila na matatalo sila. Kailangan manalo. Nasa mga mata nila yung determinasyong manalo. Determinasyon ba? Ibig sabihin magmatigas para makuha yung gusto. Nagiging mas matibay ang mga katawan nila dahil sa determinasyon nila. Bakit ikaw, Ipo? Paano mo ba tinalo yung dalawang matibay na yan? Hindi ko alam. Swerte siguro. Iba yung... Hindi ako mananalo sa kanila ngayon. Lalo na kung walang nagbago sa akin mula nung lumaban ako kay Mr. Tate. O ano, Sendo? Nasaktan ka ba niya? Sino ka ba si Boy Labo? Lamang na lamang nga ako eh. Dumudugo na nga labi niya eh. Kayang-kaya ko siya. Delikado. Ang kaganda ng mga tama niya. Hanggang ngayon hindi pa ganun kalinaw yung paningin ko. Para nung labang ko kay Makunochi, ngayon lang ako uligin na nahanag ganito. Magaling rin siyang buksingero. Ang lakas niya. Kung kukumpira yung mga lakas ng suntok niya kay Makunochi, baka mas matindi pa mga suntok niya. Bumagsak na ako kanina, palagay ko hindi na ako makakatayo. Para siya nakikipag-away kung lumaban. Hindi ko kayang iwasan lahat ng atake ginagawa niya. Hindi pwede humina ang loob ko. Kung tamaan niya ako, babawian ko siya ng tatlo. Coaches up! Okay, here I come! Naunang kumatak si Mark! Sinugod ni Mark si Sendo! Naniniguro siya. Hindi niya haya masira ang mga plano niya. Pero malakas masyado si Sendo kung rough fight ang pag-uusapan. Ikaw ba susugod-sugod sa akin ngayon, ha? Mas gusto ko yan! Wabalat si Sendo, pero wala asang kinakamahan! Hindi uubre sa lawak ng experience si Bird. Mabibilis na tumatama ang mga suntok. Parang karning unti-unti pinalalampot ni Bird si Sendo. Tigilan mo na ako! Body blow! Pasakpan siya doon! Hindi ako babagsak sa suntok sa katawan. Kahit tamaan mo ako sa ulo, mawalan ako ng malay, wala akong pakialam. Ako pa rin ang mananalo dito. Tapos na ang round 2! Matinding atake pinakita ng Wolf mula sa Russia. Hindi mo na nakaalis si Sendo sa corner na kahit sandali. Ang lakas niya. Maganda ang pace mo, iyo. Hindi pwede maging pabaya. Kung hahayaan ko yung mga body blow niya, hindi ko na magagalaw ng usot ang katawan ko. Kailangan kong tapusin ito kagad. Ano ba ginagawa mo? Kung puro ka ganyan, hindi ka makakahabol. Ano po rin naman yun eh? Kaya lang, hindi ko talaga siya matamaan. Masakit man aminin, masyadong malaking lamang niya sa akin sa teknik. Hindi pwedeng ganito. Lumalaki na lamang niya. Pero ganito talaga ako lumaban.
gagano ko. Tapos babawi ako kay Makunochi. Sendo. Ano pa na ulit si Makunochi? Knockdown! Bagsak si Sendo! Sa neutral corner ka muna! One! Two! Three! Four! Nakita ko yun!